umaga pong ito, hindi ko na siya pinauwi. And that's an order na. Hindi na nakiusap. Sabi ko, almost 2 years na yata na hindi ka nag-speak dito sa Tanza. So dahil sa ilang beses mo na rin akong sinamantalahan doon, pinagsamantalahan doon sa Olongga po, eh, ima-maximize na rin kita dito. Yung ating pong speaker ay tubong Batangas, nagtrabaho sa Cavite, nakilalang asawa sa trabaho, na born again sa New Life Tanza, at I think wala siyang ibang church na pinuntahan, kundi ang alam lang niyang Christian church, ang alam lang niyang born again church ay ang New Life Tanza. Wala na pong iba. Yan. Kaya hindi na ho siya. yung akin pong binabanggit at gusto ko pong buksan natin ang ating kaisipan, buksan natin ating mga puso na magkaroon ng kapahayagan ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng buhay ng ating pong kapatid. Siya po yung atin pong ipinadala. Hindi natin pinilit. No? Siya yung ating sinuportahan na magiging pastor po ng New Life Olongga po. At ngayon po, ang New Life Olongga po ay hindi na po outreach, hindi, kapatid pa rin. Ng New Life Tanza, siya na po ay nirecognize na na network church ng New Life Maine o New Life Philippines. Kaya mga kapatid, i-welcome po natin ang ating pastor sa New Life Olongga po, si Pastor Joseph, at kasama niya si Sister Pinky. Pwede ka bang tumayo, Ate Pinky? Ayan. Nasaan si Jael? Ayan, taga rito. Jael, nandiyan ka lang? Napabayaan din. Ayan, hi Jael! Okay, so si Jael, ayan, kumakaway na siya. Okay, Pastor Joseph, mayroon ka bang si Pastor, si Pinky, wala sasabihin? Wala, wala daw, ayaw, ayaw. Okay. Pastor Joseph, oh, sige po, palapakan natin ng Panginoon. Good morning sa inyo. Alam niyo ba kung ano yung nakikita niyong naririnig ninyo at nakikita ninyo sa nangyayari sa New Life Olongga po? Of course, ang Panginoon po yung may gawa nun, but napakalaki po ng bahagi ni Pastor Romil and Pastora Tess doon sa nangyayari. At even sa amin bilang isang pamilya. No? Of course, salamat din. Ang aking may bahay ay kasama ko ngayon at lagi po siyang nakabantay sa akin. Yan, kaya po... ang laking bagay po na kung saan man kami pumunta, pati yung anak namin ay kasama namin. So anyway, kumusta na po kayo, New Life Tanza? Ayan, 2 years na nga, 2 years na po ako na hindi nakapag-speak. Usually po, pumupunta ako dito weekdays at ngayon lang ako nag-stay ulit during Sunday. At alam niyo po, nakita ko, sabi ko, ang dami ko nang hindi, sabi ko kay Pastor Romil, ang dami ko nang hindi kilala sa New Life Tanza. Kilala niyo po ba ako? Ayan, so salamat naman. So pag napunta po naman kayo ng Olongga po, bati, pasyalan nyo naman po kami. Ayan po. Masaya po kami na dinadalaw nyo kami doon. Anyway, sino po ang naniniwala dito na tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon? At yung pagpapala na nararanasan po natin ay hindi nakabase kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon. Kundi ang pagpapala po na nararanasan natin ay nakabase kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po nung hindi na po, alam niyo po, hindi nagulat ang Panginoon na mayroong pandemic. At tayo po bilang isang anak ng Diyos, hindi po ko naman sinasabi na maging weird yung pag-iisip natin na ma-excite tayo kasi may pandemic, pero ma-excite tayo dahil ang Panginoon ay kumikilos ayon sa kanyang salita. At ang Panginoon, pagpapalain ka niya, anuman ang mangyari. Amen. Paparanas sa iyo ng Panginoon ang mga pagpapala na nakahanda para sa iyo, whatever happens dito sa labas. Kahit anong maranasan natin, patuloy nating mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, nakaka-excite na mag-share sa bawat isa sa inyo. Kasi nga po, anuman yung season na pinagdadaanan natin, totoo po, sinabi ni Pastor Romil, God is God. Ang Diyos po ay Diyos. At hindi po kayang baguhin ng kahit anong pandemya, kahit anong crisis, or kahit anong sitwasyon, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain kita.
At alam niyo po, ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Kung kayo po ay nakakapanood din ng mga online namin, mga online programs, yung nararanasan ninyong pagpapala sa ngayon ay hindi mo pwedeng i-compare sa mga pagpapala na mararanasan mo pa in the future. Yung mga blessing na nararanasan mo ngayon, yung mga blessing na ini-enjoy mo ngayon, ay hindi mo pwedeng ikumpara sa mga blessing na mararanasan mo sa mga susunod na araw. Kaya nga po, everyday excited tayo dapat na gumising, excited tayo dapat na bumangon para sa Panginoon, magpasalamat para sa Panginoon, excited tayo na magpuri sa Panginoon araw-araw. Bakit po? Dahil alam natin na meron pang mga magagandang bagay na nakahanda ang Diyos para sa bawat isa. At hindi po ito mapipigilan ng COVID-19, hindi ito mapipigilan ng nararanasan mo ngayon. Pastor, masama yung kalooban ko ngayon, nahihirapan yung sitwasyon ko ngayon. Yes, nangyayari po yan, but sa Panginoon po, maganda yung nakalaan para sa atin. Sa Panginoon po, ang daming mga bagay na gusto niyang ma-enjoy natin bilang kanyang mga anak. Alam niyo po, wag nating sayangin, wag nating hayaan na yung pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ay mabaliwala dahil hindi natin na-enjoy kung ano yung mga bagay na inihanda niya para sa'yo. Alam niyo po, lagi ko itong sinasabi sa aking anak, ang ganda ng plano namin sa'yo, ang ganda ng gustong mangyari ng Diyos sa'yo, sa buhay mo, pero sa amin ganun din. Yung pagpapala ng Panginoon na nakalaan sa atin, sa'yo personally, sa atin personally, kay Pastor Romil, Pastor Ates, ay iba sa pagpapala na nakalaan para sa kanilang mga anak. Kaya we need to enjoy. Kailangan po nating i-enjoy yung buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Kailangan po nating isulitin ang nakahandang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi nga po, ang sarap mabuhay. Sino po dito ang gustong humaba pa yung buhay niya? Sino po dito ang gustong maranasan pa yung mga bagay na pinapangarap niya dahil alam niya na yun ang pangako ng Panginoon sa kanya? Sino po dito ang gustong i-drive yung kanyang dream car? Tirahan yung kanyang dream house? Makasama yung kanyang minamahal ng mahabang panahon? Amen. Dahil yun po yung gusto ng Diyos. Pero ang tanong, are you willing to accept it? Are you willing na kalimutan na yung nakaraan at mag-move forward? Kaya nga po ang pag-uusap, introduction pa lang po ito. Kaya po ang pag-uusapan natin is about shifting, kasi po, lagi po nating alalahanin na ang Panginoon po ay dinadala tayo sa another level ng ating buhay. Ang Panginoon po, alam nyo, during this time of pandemic, ang dami po nating naranasan, ang dami po nating natutunan, ang dami nating mga bagay na hindi naman nakasanayang gawin, pero ngayon, ito na yung ginagawa natin. Sabi ko nga po sa inyo sa Olonga po, first time po namin na humarap sa mga online programs. Salamat kay Pastor Romil, nagbibideo call pa si Pastor. Pastor, hindi sentro. Sabi ko po sa inyo, last year, I think nung unang pandemic, talaga nung nagsimula yung lockdown, lahat po bago. Bago sa amin. Pero ngayon po, nakikita namin, ang laki po ng naituro sa amin nung sitwasyon na naranasan natin. We need to accept yung pong nangyayari. Hindi naman po i-accept na to the point na parang maging kampante na lang tayo, kundi tingnan po natin in the positive side na ang Panginoon po ay may mga bagay siyang itinuturo sa atin. Hindi ko po sinabi na galing sa Panginoon yung pandemic, pero sinasabi ko po, na sa bawat sitwasyon, ang Panginoon po ay tinuturuan tayo na matuto at upang maranasan natin yung mga nakahandang bagay na nakalaan para sa bawat isa. Ang dami pong mga bagay na gusto pa ng Panginoon na maranasan natin, na ma-enjoy natin. Kasi po kung ang goal lang ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan and then makasama na niya tayo, malamang wala na tayo lahat dito. Pero hindi, nandito pa po tayo, meron pang purpose bakit tayo nag-i-exist. Kaya nga po ang tanong ng isang commercial, para kanino ko ba bumabangon? Kayo po, para kanino po ba kayo bumabangon? Ako, pwede kong sabihin na bumabangon ako everyday para sa Diyos.
na everyday nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang dami niyang mga tinuturo sa akin everyday. Ang dami niyang mga pinaparanas na magandang bagay sa akin everyday sa aking pamilya. Alam niyo po, naniniwala po ako na hindi aksidente na nabubuhay tayo ngayon. Hindi po aksidente na nandito ka sa season ng pandemic. Hindi po aksidente na nararanasan mo yung sitwasyon ngayon na naka-face mask, naka-face shield. Bakit po? Kasi merong ipapagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin sa panahon na ito. At the same time, gusto ng Panginoon na ma-enjoy mo yung panahon na nandito ka ngayon, ma-enjoy mo yung pagpapala at ang Panginoon po hindi po siya nakabase o hindi siya kumikilos base lamang doon sa sitwasyon na nangyayari sa labas. Basahin po natin ang ating mga Biblia. Basahin po natin ang kanyang mga pangako. At hindi lang po natin basahin, i-apply po natin, mga kapatid. Alam niyo po, during this time nung naranasan natin yung pandemic, doon po namin naranasan yung overflowing blessing na nararanasan namin everyday. Ito pa po yung season kung saan nakita namin paano patuloy na nag-grow ang church, paano patuloy kaming naranas ng mga financial breakthroughs. Doon pa po namin naranasan kung yung amount na na-share namin sa iba, na ibabahagi namin sa iba, mas malaki compared nung hindi pa pandemic. Bakit po? Kasi po ang Panginoon nakahanda palagi na pagpalain ang bawat isa. So we need to shift. Sabi nga, yung message po ni Pastor Romil sa amin last Sunday about transition, so susundan ko po about shifting. Ano po yung mga bagay na kailangan nating i-let go at mga bagay na kailangan nating harapin. Dahil sabi nga po ni Apostle Pablo, basahin po natin sa Philippians chapter 3. Tingnan po natin, Philippians chapter 3 verse 12 hanggang 14. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess the perfection for Christ, for which Christ Jesus first possessed me. Verse 13, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling me. Alam niyo po, tinignan ko sa dictionary ang ibig sabihin ng shifting. Kung kayo po ay empleyado, sino po dito ang empleyado, especially sa EPSA, nag-work po ako sa EPSA for 10 years, kami mag-asawa, alam na alam ko po yung shift. Change shift na tinatawag. So ang ibig sabihin po ng shifting is to exchange for or to replace by another. That's change. Sabi nga po nila, isang bagay lang ang hindi nagbabago sa mundo. Ang pagbabago. Hindi po mapipigilan. Tingnan niyo po yung sarili niyo ngayon o yung katabi niyo. Di po ba nagbabago? Di po ba mas maganda ngayon kaysa sa dati? Di po ba mas gwapo ngayon kaysa noon? Kasi nga, nagbabago, nag-i-evolve. Di ba? Totoo po, hindi ko po kayo binubola. Tingnan nyo po yung picture ko nung 20 years old, 30 years old. Di ba mas gwapo? Peace tayo, peace. Ay, naka-online pala tayo, no? Maka may mag-react sa comment, no? Tingnan nyo po, ibig sabihin pa ng shifting. To change the place, position, or direction of. That's move. Moving. Merong nag-i-evolve. Merong pagbabago na nangyayari. Kung kayo po ay driver, alam nyo po ito, na you need to change gear para makarating kayo dun sa pupuntahan ninyo. Huwag nyo pong gayahin yung isang kapatid namin hindi nagpapalit ng kambyo habang nagmumotor. Pero alam nyo po, kailangan po natin. Kasi sa season na to, kung tayo po ay mananatili kung ano yung nakasanayan natin noon, mananatili tayo kung ano yung gusto natin gawin noon, magiging obsolete na po. Eh dinadala na tayo ng Panginoon sa another level, sa another season. Kung hindi po natin masabayan,
ay, alam niyo po, isa sa hindi ko ma-accept na naririnig ko ay okay na ako dito, Pastor. Okay na ako. Masaya na ako dito. Kasi meron pang mas magandang bagay na nakahanda ang Panginoon. Kung magiging comfort zone na natin, yung kung nasaan tayo ngayon, paano natin i-enjoy yung sinasabi ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon sa iyo sa mga susunod na araw? Paano natin masasabi na ang Panginoon ay laging merong bago sa atin o laging may nakahanda para sa atin kung tayo mismo ayaw nating iwan yung dati? Kung tayo mismo masyado na tayo naging komportable kung ano yung nakasanayan natin dati. Pero lagi po nating alalahanin na we need to let go and we need to let's go dahil doon tayo dinadala ng Panginoon. Lagi po nating alalahanin na merong lagi ang Panginoon na naka-prepare na mas maganda sa atin. Alam niyo po, si Apostle Pablo, hindi naman po siya Apostle Pablo agad. Siya po ay Saul ang pangalan niya. Sa Acts chapter 3, I think chapter 3, tingnan po natin. Acts chapter 9, meron pong encounter si Apostle Pablo sa Panginoong Jesus. Si Saul pa po ang pangalan niya. Ang sitwasyon po noon, habang papunta si Saul sa Damascus para i-persecute yung mga Christians, yung mga nananampalataya sa Panginoon, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoong Jesus sa verse 3. At sabi ng Panginoon, Saul, Saul, tingnan po natin sa Acts chapter 9 verse 3, as he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? In verse 5, who are you, Lord? Sabi ni Saul. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. So yung ang naging, familiar po tayo dito na ang naging sitwasyon po nito, nabulag si Saul, dinala siya sa straight street, and then after 3 days, sabi po ng Panginoon kay Ananias, puntahan mo dun si Saul, ipag-pray mo siya at magiging tagabahagi siya ng aking salita. So from being Saul to become Paul. So yung word, yung pangalan po ni Apostle Pablo na Saul, ang ibig sabihin po niya, Saul, ang ibig sabihin po niyan is ask for or prayed for. And then, Paul, ang ibig sabihin ng Paul is little or humble. Alam niyo po kung bakit pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Saul, ni Saul na maging Saul? Yung ibig sabihin po ng Saul is ask for or prayed for. Kung i-coconnect po natin sa nangyayari sa atin ngayon, ang dami na nating mga bagay na ipinanalangin sa Panginoon. Yung word, yung pangalan pong Saul, yan din po ay pwede nating kuhanin dun sa kay Haring Saul na hiningi ng mga taga-Israel. Ang ibig sabihin po nun, ang nag-desire, ang namili ng gusto nila ay yung tao. Pinagbigyan sila ng Diyos. How many times you prayed for doon sa mga bagay na gusto natin? How many times na sinabi natin, Lord, magtatayo ako ng negosyo, tulungan mo ako dito. Mag-a-apply ako ng trabaho, ito yung gusto ko, Lord. Samahan mo ako. Tulungan mo ako. Bakit po gawin, baliktarin natin? Bakit hindi gawin nating Paul? Gawin nating Paul, you need to humble and ask God, Lord, ano yung gusto mo? And then, yun yung gagawin ko. Kasi po, naniniwala ako na pagpapalain tayo ng Panginoon, hindi base dun sa talino na meron tayo, hindi base dun sa credentials na meron tayo, hindi base dun sa ari-arian na hawak mo ngayon, kundi pagpapalain ka ng Panginoon, base sa pagsunod mo sa Kanya at sa pagpakukumbaba mo sa Kanya. Yung bang camera na meron tayo ay makakasunod pag excited kasi. Kaya pa. Kasi parang gusto kong gumalaw eh, nai-excite ako eh. Alam nyo, ang daming mga bagay, tingnan nyo po ha, ginawa na natin lahat. Sinubukan na nating patakbuhin yung buhay natin base lang dun sa gusto natin. Sinubukan nating sundin yung feelings natin. Sinubukan nating gawin yung mga bagay na ang alam natin tama. Pero sino po yung kagaya ko na ang daming sablay dahil ang sinunod ko yung sarili ko?
Pero nung nag-decision po kami to obey God wholeheartedly, nag-decision kami sa buhay namin na, Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin namin, and then naranasan namin yung overflowing blessing. Alam niyo po, yung heart namin to go to Ulonga po para mag-pastor, hindi po kami. Hindi namin, ayaw namin iwan si Pastor Romil and Pastora Tess. Pero yun yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, hindi po light and easy. Kung kilala niyo po kami, I think 1 year, 2 years, 1 year, ang papayat po namin kasi ang nasa isip namin, Tanza. Ako po kaya ako payat dahil nagda-diet na. Dahil pinili ko na lang na hindi kumain ng marami. Pero alam nyo, nung nag-decide kami to obey God, hindi po siya madali, pero nakita namin paano kumilos ang Panginoon. You need to let go of the past. Hindi ko po alam kung ano yung mga kailangan nating i-let go, pero napaka-importante po. Alam nyo, kay Paul, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. Hindi po sapat yung uma-attend lang tayo sa church, mga kapatid. You need to have personal encounter with God. Kasi po, hindi naman po paramihan ng attendance eh. Hindi naman po paramihan, oh, perfect attendance ka, may award ka sa langit. Hindi po. Ang tanong, sumusunod ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? No, after ng encounter ni Paul, na siya nga ay so from being Saul, na as Paul, ang nasusunod yung gusto niya, kasi meron siyang authorization galing sa mga priest para gawin yung isang bagay na akala niya yun yung tama. Pero nung binago ng Panginoon yung sitwasyon, nung ginawa ng Panginoon na from being Saul to become Paul, naging humble siya, doon talagang ginamit siya ng Panginoon mightily. So ganun din po tayo. Tingnan niyo po, tingnan ko rin po yung mga meaning ng ibang names. Romil. Ang meaning po ng Romil sa Hindi, so Hindi word, is cheerful or full of love. Ito pa po. Joseph. Arsenio. Mabagal po yung ano dito. Joseph. Ang ibig sabihin po ng Joseph is may God increase or add. Marites. Ang meaning po ng Marites is beautiful. Joanna. Ang meaning po ng Joanna is beautiful. Pinky. Beautiful. Sino pa? Sino pa? Kathy. Beautiful. Arsenio. Handsome. Hindi po. Hindi po. Pero you need to realize, balik po tayo. Baka sabihin, grabe, pinapatawa kami ni Pastor. Balik po tayo. Pero alam niyo po talaga, sa totoo lang, you need to identify kung saan ka dinadala ng Panginoon. Kailangan po nating maunawaan ano yung sinasabi ng Panginoon. Kasi nga sabi ko nga kanina, for how many years na sinunod natin yung gusto natin? For how many years na ipinilit natin kung ano yung alam natin? Kasi magaling tayo. Matalino tayo. Pero mas matalino ang Diyos. At alam ng Panginoon yung iyong future. Wag na po nating sayangin yung time natin. Napaka-ikli ng oras natin. Napaka-ikli ng time natin. Napaka-ikli ng panahon natin na nabubuhay dito sa mundo. Gusto ba natin na ma-enjoy lang natin yung blessing kapag kasama na natin ang Diyos doon? E di sana sabihin natin, Lord, kunin mo na ako. Tinanggap na kita eh. Pero hindi. Nandito pa tayo. Nandito pa tayo sa mundo. So you need to shift. Kaya nga sabi ni Paul, forgetting the past and move forward to what lies ahead. Ang dami pang mga bagay na mararanasan natin mula sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 14, I press on to reach, sa verse 14, sa Philippians chapter 2, verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. So, meron po akong tatlong suggestion sa bawat isa for let go and let's go. Number one, shifting on what you believe. Si Apostle Pablo, from
naniniwala siya na ang makakabuti sa ginagawa niya o ang makakalugod sa Diyos ay i-persecute yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, nung nagkaroon siya ng karanasan sa Panginoon, naranasan niya gaano kabuti ang Diyos, nagbago from being persecutor to become persecuted. Ngayon, pinipersecute na siya dahil sumusunod na siya sa Panginoon. Ang tanong, ano yung pinapaniwalaan natin dati na ang alam natin tama? Ano yung mga bagay na ipinipilit natin? Lord, ito yung gagawin ko, Lord. Maganda, nauso ngayon yung online. Magiging YouTuber ako. Magiging vlogger ako. Pero ano naman yung content mo? Ano yung nagmo-motivate sa'yo para makareceive ng mga bagay na pinapangarap mo? Ito ba ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? O ito ba ay sinasatisfy lang yung fleshly desire na meron ang isang tao? So, shifting on what you believe. Ano yung ating pinapaniwalaan? Naniniwala ka ba na kayang i-provide ng Panginoon ang pangangailangan mo? Naniniwala ka ba na kayang solusyunan ng Panginoon ang problema mo ngayon? Naniniwala ka ba na kayang pasayahin ng Panginoon ang kalooban mo kahit na pagdating mo sa bahay, walang ulam? Pero hindi temporary lang yan. Alam niyo po, yung first year, di ba, nung first year na kami ay nasa Olongga po, first Christmas, wala kaming handa. First New Year, wala kaming handa. Walang laman yung aming bank account. Pero hindi po nanatiling ganun ang Panginoon. Maaring mararanasan natin yung mga temporary season na we are in luck, pero hindi po dapat magbago yung pananampalataya natin sa Panginoon. We need to believe kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. We need to believe kung ano yung promise ng Panginoon sa'yo. Anong sinasabi ng banal na Espiritu sa'yo. That's why you need to seek God every day. I-seek natin ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, memorize ko na yung mga Bible verses, nakikinig naman ako online, pero ikaw, yung personal mong encounter sa Panginoon every day. You need to encounter God every day. Sa buhay mo. Okay lang po, nagpipray naman yung asawa ko, okay na yon. Hindi ikaw. Kinakausap mo ba ang Diyos? Alam nyo, patuloy namin nararanasang mag-asawa, yung confirmation na pag may sinabi si Lord sa akin, the same. And then confirmation, napakadali po nun, compared dun sa parang, sige, hayaan ko na lang si Mrs., hayaan ko na lang si Mr. na siya na lang makinig kay Lord, susunod na lang ako. Amen po ba? Malayo kasi yung mga asawa nyo, kaya hindi kayo magkakalabitan ngayon. Eh. Mau-obvious eh. No? Tuloy natin. So, shifting on what you believe. So, hindi ko na po i-detalye yung letting go of your past. Alam nyo po yon. Either success, either painful na experiences, as long as ito po ay hindi makakatulong para mag-move forward tayo, i-let go na po natin. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan natin. Ang sinasabi ko is hindi na po dapat yung mga experiences natin in the past ang magpatakbo ng buhay natin. Ang mag-motivate sa atin para magpatuloy. Alam niyo po, ang best motivator dapat sa atin, ang salita ng Diyos, ang Panginoon. Na tayo ay patuloy na lalakad ayon dun sa sinasabi ng Diyos kung kahit anuman ang mangyari. Amen. Number two, shifting in your relationship. Si Paul, ang alam niyang paglilingkod sa Diyos ay mag-persecute ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero nung nagkaroon siya ng encounter, nagbago ngayon ang relationship niya sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Naging taga-bahagi na siya ng salita ng Diyos. Ganun ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Na everyday tuwing humaharap tayo sa tao, everyday tuwing tayo ay nagsasalita or kumikilos, ano ba yung naiko-communicate natin sa tao? Yun ba ay salita ng Diyos?
Yun ba ay magbibigay ng lakas? Ito pa po yung isa kong tanong. Sa bawat isa, sino yung kasama mo? Sino yung madalas mong kasama? Kasi base sa survey, 85% kung sino ka ngayon ay base kung sino yung madalas mong nakakasama. So kung ang nakakasama mo isang tao na malalim ang pananampalataya sa Panginoon, sigurado, may impluensyahan ka niya. Kasi di ba, kaysa gumimik kayo, halika mag-pray tayo. Halika, mag-video call tayo, mag-Bible study tayo through online. Halika, mag-pray tayo kapag may concern. Kaya nga po, alam nyo, kung friend nyo ako sa Facebook, nakikita nyo na may mga men in uniform na miniministera namin, may mga iba't ibang mga tao na namiministera namin. Nakikita po namin for how many years, nakita namin paano nagbago. Kasi kasama naman nila ako sa group chat nila. Dati mga bilog at saka mga square yung nakatayo, yung sa picture. Baka nanonood sila eh. Ngayon, hindi na. Hindi ko alam kung naggawa sila ng ibang group chat. Hindi. hindi natin sali si Pastor. hindi. Sila mismo. Kaya nga po, sa church, hindi ko alam kung kinakabahan yung mga tao pag nag-aakyata na yung mga SWAT doon. Mga SWAT, mga mobile force company, nandun sila, nag-worship sa Panginoon. Kasi patuloy kong itinuturo sa kanila na you need to change your mind na yung pagiging matikas ninyo, gamitin ninyo para ibahagi yung salita ng Diyos. Hindi po ako natatakot na humarap kung kahit kaninong tao doon. Unlike dati, napaka mahihain ko talaga. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi po ang daladala ko ay salita ng Diyos. Hindi ko naman kailangan magdala ng Bible pagpasok ko sa kampo ng mga pulis doon o sa BGMP. Minsan nga, nakapasok ako sa BGMP, may kutsilyo ako sa bulsa. Hindi ako kinakapkapan. Ang daladala ko is yung word na nandito. Yun po yung importante. Sabi ko nga po, kwento ko sa inyo, may one time, nagsimba sila nung hindi pa pandemic. May SWAT, may BGMP warden, may mga pulis, at saka may mga galing sa kulungan. So sama-sama sila doon. Can you imagine na pagsama natin sa mall, lahat? Hindi ko alam kung si yung pideya yung nakahuli sa kanya, nandun din nagsisimba. Yung warden, nandun din nagsisimba. Yung pulis, nandun din nagsisimba sila. Bakit po? Kasi relationship, yung pagbabago natin ng mindset. Diba? Alam niyo po, every day na meron akong nakakausap, lagi kong iniisip, paano ko may ibabahagi yung salita ng Diyos sa kanila? Paano ko may i-share yung kabutihan ng Diyos? Hindi mo naman kailangan sermonan ng sermonan yung mga tao na naka, di ba? Pero nasubukan ko to, nung bago akong Kristiyano, ayoko sa yung mga nag-e-EPSA dito, galing po akong Hayakawa, sa Hayakawa po kami nag-work. Nasubukan ko po mag-preach sa loob ng kumpanya, yung Bible na maliit. Pero nagtagal ayaw na nila lumapit sa akin. Gusto nila, kwentuhan na lang. So ngayon, iba na yung way. So yung relationship, shifting in your relationship. Di ba ngayong pandemic, ang dami nyo nang makakasama dati na hindi nyo na nakakasama ngayon? Ang dami nyo nang mga tao na dati, sige, gimmick tayo, ngayon hindi nyo nakasama dahil nga sa pandemic. Pero hindi po ibig sabihin nun, mabago na. Ang daming way. Kahit nga po nasa Olongga po na kami, may mga group chat pa rin kami yata din, mga young adults eh. Pero sabi ko, huwag kayo magsimba sa amin, sa New Life Tanza kayo. Huwag nyo ibigay yung tithes sa amin, sa New Life Tanza kayo mag... Oh, diba? Ganun naman eh. Bakit hindi po natin winawala yung relationship? Mahalaga po yon. Kaya nga po ang tanong, sino yung nakakasama mo? Alam nyo po, si Ananias sa time nito sa Acts chapter 9, kinakabahan na pupunta siya kay Paul. Pero ang ibig sabihin po ng pangalan ni Ananias ay compassion. So, bagamat siya ay natatakot, meron siyang compassion to God. So, pwede mo rin gawing Ananias yung meaning ng pangalan mo na you need to be compassionate sa Panginoon. Na natatakot ka sa pandemic, yes. Natatakot ka sa maaring maranasan mo in the future, maybe. Pero meron ka bang compassion sa Panginoon na gawin yung ipinapagawa niya sa'yo? Shifting on your
in your relationship. Number three, shifting on what you do. Kung ano yung iyong ginagawa, ano na yung gagawin mo. Alam niyo po, si Paul, sa Acts chapter 9, after po niya mag-stay, may pag-pray siya ni Ananias, he stayed for a while, and then nagsimula na po siya na magbahagi ng salita ng Diyos. Basahin po natin sa Acts chapter 9, balikan po natin ang Acts chapter 9, verse 20. And immediately, he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God. All who heard him were amazed. Isn't this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? They said, and didn't he come here to arrest them and take them in chain to the leading priest? Verse 22, Saul's preaching became more and more powerful, and the Jew in Damascus couldn't repute his proof that Jesus was indeed the Messiah. So yung kanyang ginawa is nag-shift. Binahagi na ngayon niya ang salita ng Diyos. Ngayon, tanong. Taas niyo po yung kamay niyo, yung mga negosyante dito. Ayan, mga negosyante. Ayaw niyo umamin? Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po namin kayo padadalahan ng solicitation letter. Mga empleyado, estudyante. Alam niyo po, hindi naman kailangang pastor lang o maging pastor ka para magbahagi ng salita ng Diyos. In your businesses, in your school, sa inyong workplace, na ibabahagi ba natin po? Gusto niyo ba na kayo lang yung nag-i-enjoy dun sa blessing na ipin-repair ng Panginoon, o gusto niyo mas marami pang mag-enjoy sa blessing na nakalaan ng Panginoon? Na hindi sa'yo umaasa yung tao na yung kundi sa Diyos. Shifting on what you do. Baguhin na po natin. Ang dami na nating ginawa. Nakakapagod nga eh. Diba? Ang dami nating ginawa para iangat yung sarili natin. Hindi po, hayaan na lang natin ang Panginoon. Hayaan natin na bawat ginagawa natin, ito ba ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yun lang naman po yun. Kaya nga po, sa shifting on what you do, kailangan po nating maunawaan na kagaya ng sinabi ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 20, For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. So be bold. Dun sa ating ginagawa, you need to be bold for Christ. Kailangan po nating maging, ngayon, ang daming opportunity to share the gospel. Ang daming opportunity to share the goodness of God. Kasi ang dami na pong mga nadidepress, mga kapatid. Ang daming nakakaranas ng anxiety dahil sa nangyaring pandemic na hanggang ngayon iniisip nila, sana bumalik sa dati. Hindi na po. Yung face mask ninyo, computer ninyo, ang dami nyo na nagasto sa face mask. Tama po ba? Pero talagang magpi-face mask pa rin po tayo. Hindi, pagandahan na nga ng face mask ngayon eh. Ang dami ko nang biniling face mask. Iba't ibang design. Pero ang hirap pala magsalita pagka yung face mask na ginagamit ay yung mga makakapal. Hindi na magbabago. Although babalik tayo sa dati, pero sigurado hindi na kayo magtatanggal ng face mask. Kahit na fully vaccinated yung iba. Pero ang tanong, are you bold for Christ? Na sa bawat sinasabi natin, bawat ginagawa natin, ito po ba ay para sa Panginoon? Hindi po ba tayo, kaya sabi ni Paul, hindi ako mahihiya na ibahagi yung kabutihan ng Diyos. Pangalawa, bring honor to God through your life. Magbigay po ito ng honor sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin.
Saan man tayo pumunta, ano man yung gawin natin, ano man yung achievements na meron tayo, hindi po dapat ito magpabago sa ating pagsunod sa Panginoon. Dati, parang ang ano natin, parang, Lord, prayerful tayo dahil may hinihingi tayo sa Panginoon. Nung na-receive mo na yung hinihingi sa Panginoon, Lord, saka na lang muna, busy pa ako. So, bring honor to God sa lahat ng ginagawa natin. And then letter C is more, B, do more fruitful work for Christ. Kasi sabi po ng Philippians chapter 1 verse 20, for I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I have been in the past. I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. Kasi po yung sitwasyon na to, nag-iisip na si Paul, gusto ko nang umuwi sa Panginoon. Mas maganda na umuwi sa Panginoon, mas relax ako doon, mas masaya ako na nandoon, pero mag-i-stay ako kasi meron pang umaasa sa akin. And then letter C is be more fruitful, kasi sa verse 21, for to me, living means living for Christ, but dying is even better. Sino po dito ang buhay? Ayan, kalibitin nyo nga po yung katabi nyo kung buhay. Ayan. So kung ikaw po ay buhay, wag mo nang ipilit na mabuhay base lang sa sarili mo. Kundi mamuhay ka base sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Don't waste your time. Wag po nating sayangin yung time natin. Kasi ang dami pang mga bagay na nakalaan para sa'yo. Wag nating hayaan na masayang. Wag nating hayaan na hindi natin ma-enjoy yung nakalaan ng Panginoon sa atin. So, and then, sa bawat ginagawa natin, do more fruitful work for Christ. Verse 23, magtatapos po tayo dito. Verse 23, I'm torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me. And then verse 24, but for your sakes, it is better that I continue to live. Knowing this, I am convinced that I will remain alive so that I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. So you need to shift. Na wag po tayong maging kontento na lang kung ano yung meron tayo ngayon. There's more. Sabi mo nga sa katabi mo, there's more. There's more. Marami pang mga bagay na nakahanda para sa atin. At napakabuti ng Panginoon, dahil can you imagine during this time of crisis or pandemic, nandyan tayo ngayon, nandyan kayo ngayon, nakangiti kayo ngayon. And alam niyo po, kung hindi kayo nagda-diet, magtimbang kayo ngayon, compare niyo yung timbang niyo last time na hindi pa nag-pandemic. Diba? Mas blessed. 'Di ba mas blessed tayo ngayon? Tingnan pa. Wala na tanungan kung magkano laman, ha? Pero I think mas marami ang laman ng bank account mo ngayon kaysa nung hindi pa nagpa-pandemic. Hindi makabili. Nakatipid tayo, hindi makapag-mall. Hindi. Talagang ang Panginoon pagpapalain kanya kung kahit anong sitwasyon ng panahon nandito sa mundo. Amen. We need to be excited every day. Pagising sa umaga, be excited. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, nasanay na ako tuwing umaga. Kahapon nga, pagising ko, doon kami kinapastor na ka-stay. Magpipray ako, daldala ko yung tablet ko, daldala ko yung cellphone, Bible. Pagising ko, nandun na pala si pastor, nagpipray na rin. Every day. Bakit po? Dahil alam ko na maraming sorpresa ang Panginoon sa akin. Amen. So kung alam ko na maraming sorpresa ang Panginoon sa akin sa mga susunod na araw, how much more sa bawat isa sa atin? Diba? Sigurado, ang daming mga bagay na nakalaan para sa atin ang Panginoon na gusto niya na ma-enjoy natin. Dahil anak po tayo ng Panginoon. Ang isang magulang, hindi niya hahayaan na hindi ma-enjoy ng kanyang mga anak yung nakalaan para sa kanila. We are sons and daughters of God. Amen? Manalangin po tayo. Father God, we thank you sa iyong kabutihan, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na maranasan ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. And Lord,
We thank you. We thank you sa buhay ng bawat isa, O God, na patuloy na susunod, Panginoon, magiging open yung heart ng bawat isa, Panginoon, to obey kung ano yung nais mo, O God. We need, Panginoon, na mamuhay base sa salita mo, Panginoon, base sa iyong mga pangako, Panginoon, hindi lang base sa mga alam namin, O God. And we are so excited, Panginoon, dahil marami ka pang nakalaang bagay para sa amin. Mga bagay na masaya, bagay, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng pagpapala, hindi lang para sa amin, maging sa pamilya namin, maging sa mga tao na nasa paligid namin, O God. I pray for new life Tanza, Panginoon, na patuloy na maranasan ang umaapaw, Panginoon, na pagpapala. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, we pray na walang maiiwan, Panginoon. No one will left behind, Panginoon, dahil tapat kang Diyos sa bawat isa sa amin. This is our prayer, Panginoon, in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Thank you, Pastor Joseph. Pinky, samahan mo muna kami dito. Halika muna. We'll pray for them. Nandiyan ba si Jael? Pakibuhat nga muna yan. Kung kaya nyo, ha? Pastor Cheng, come. Tino Rebel, Kuya Arnel, you're there. Let's pray for them. They experienced breakthrough. They still remember. Nag-quit. Iniwan ng Olongga po, umuwi ng Bulacan. Sabi niya, Pastor, ayaw ko na. Sabi ko sa kanya, bumalik ka doon. Bumalik siya. And the rest was a story. Yan ba naghihirap? Liga. Laki, oh. Jomar, ganito kakalaki noon. Let's pray for them. Mayroong new things that God is doing in New Life Olongga po. Let's agree with them. Hindi po aksidente ang time na ito na nakasama natin sila. Another 6 months or maybe 5 months for this year. And we also declare the theme that we have is Stronger 2021 for them. Father, we thank you sa obedience ni Pastor Joseph and Sister Pinky. We thank you for their lives. Lord, as we say and as we know and as we have been informed on what you're doing, Panginoon, sa kanilang buhay na nagre-reflect on the ministry that you've been entrusted to them in Olongga po. Nakita po namin, Panginoon, how you sustain them. There are ministries, there are churches have been closed, Panginoon, because of this pandemic. But we thank you, Father God. New Life is Olongga po is still there. Doing kingdom business, doing the vision and the mission that you put in their hearts. So I pray, Father God, that you release to them the enough wisdom and understanding of this season. Bring people, Panginoon, that will help them. Salamat po, Panginoon, sa mga connections. Salamat po, Panginoon, sa open doors and opportunities, Father God, that you would show them and open for them. Panginoon, I pray for Pastor Joseph. Protect him, Father God. Preserve his life. Preserve this family. Dahil alam namin, Panginoon, the church will be wakened. The church will be discouraged if the leader, Father God, will fall. So right now, Father God, protect him, Lord. Ilayo niyo sa mga bagay na kung nasisira, Panginoon, sa iyong calling sa kanya, sa kanila, sa Olongga po. So we release the anointing to see and understand the season. And thank you, Lord. And we release also this enough skills to handle, to lead the church in Olongga po. Salamat po, Panginoon. Protect him, Lord, sa mga taong magkakaroon ng advantage para po sa kanila. Or magte-take advantage, Panginoon, sa kanilang mga connections. So right now, Father God, I declare that this family is blessed, spirit, soul, and body. In Jesus' name, amen, amen, amen. Balik ka na daw doon.
Meron pong isang verse sa Bible na napaka-familiar sa atin with regards to giving. John chapter 6. Ay, katabi kita pero hindi mo lang naibulong sa'yo. No? John chapter 6. This is the feeding of the 5,000. Gusto kong basahin ang verse 5. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that this may eat?" Sa verse 6, ang sabi po doon, "But this he said to test him, for he himself knew what he would do." Nag-strike po sa akin yung verse 6. "But this he said to test him, for he himself knew what he would do." Naawa po siya sa multitude. Sabi niya, "Saan tayo bibili ng tinapay para sa kanila upang sila'y makakain?" Sa verse 6 naman, ang sabi doon, tinanong niya ito kay Philip, pero alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Philip, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Palagay ko, medyo nag-explore lang yung aking isip, palagay ko may pera si Philip. Ayaw niyo? Palagay ko may pera dito si Philip. Bakit niya sinagot kagad, nasaan naman tayo bibili ng 2 denaryo hindi sapat para man lang makakaroon ng kaprasong tinapay ang mga yan. Palagay ko na frustrate ng Panginoong Jesus dahil alam niya may pera si Philip . Philip, saan ba tayo makakabili ng tinapay? Sabi niya, walang mabibili ang 2 denaryo dyan. Palagay niyo ba may pera si Philip that time? Alam niyo, mukha ano, kasi nag-explore lang ako, hindi nabanggit . Pero palagay ko, bakit niya sinagot? Nako, sa isang buwang sweldo, walang mabibili kasi 2 denaries, one month salary nila that time sa Roman Empire. Ito, sana, actually, nakakuha na sana ng pag-asa ang Panginoon . May concern ng Panginoon, di ba? May malalaking, maraming pakakainin, pero kay Philip, walang mabibili. Pero palagay ko, mayroon sa pita kasi, mayroon sa bulsa si Philip. Walang nag-i-amen. Sa verse 8, sabi niya, "One of his disciples, Andrew, Simon, Peter's brother, said to him," akala niya sana, no? Si Jesus, akala niya, ito na yata pag-asa ko. Sabi niya, may bata dito. May dalang tinapay at saka maliit na pusit, isda, dilis. Nagkaroon na ng pag-asa sana ang Panginoon kay Andres, pero naghanap pa rin siya ng iba na mayroong dala. My point is this, when God told you something, come on, huwag nyo nang isipin kung ano yung hindi pwedeng gawin. Dahil hindi mo alam na kayang i-multiply yun ng Panginoon. Look at verse 6. Ang sabi ng verse 6, sabi niya, "But this he said to test him, for he himself knew what he would do." Palagay niyo, kung kayo ay nasa time ni Jesus, sabi niya sa iyo, papakainin natin yung mga ano. Hindi po sapat tong nasa bulsa ko, Jesus . Pero hindi nila alam, Jesus knew what he would do. Alam ni Jesus, alam ng Diyos anong gagawin niya doon sa hawak mong sobre ngayon. Pastor, sobre lang . Wala pang laman. Alam ni Jesus how to multiply what you have. Hindi niya sinabi, okay? Tingnan niyo, hindi niya sinabi gaano yung... Ang point niya is this, mapakain lang sila. That's the point. Meron siyang concern. Meron siyang nakitang concern with the people. Sino ang pwede, parang sinasabi ni Jesus dito, sino ang pwede kong maging instrument at sino pwede kong makasama to feed these people? We as a church, we have a mission. We have a vision to fulfill as a church. Sino ang pwedeng gamitin ni Lord to do the vision and mission of this church? Pastor Joseph is telling us about the spreading the goodness of God, the faithfulness of God. Mga kapatid, when we give, that's how we can contribute and we have been part of what God is doing to this city, to this municipality. Amen? Alam ng Diyos, but this he said to test him, for he himself knew what he would do. The message that we hear
her this morning. Mga kapatid, alam na ni Jesus kung anong gagawin niya. Pero, nagsasama pa si Jesus, sino ba pwede kong makakasama rito? It's our obedience. The way we give, the things that we give to the Lord, mga kapatid, you are actually responding to the call. Alam na ng Panginoon kung ano ang gagawin niya. Are you willing to be part of the things that God knows what He would do? Galing, ano? Ganda. Di ba? Ganda. Kasi alam na ng Panginoon yung gagawin niya. Paano ako magiging kabahagi? That's the difference when we obey and listen to the Word. Ano ang revelation nito sa atin? This morning, actually, paglabas natin, we have the same word that we receive. Ang point is this, alam ng Panginoon yung kanyang gagawin, sino kaya ang makakasama niya? Sabi ni Pastor Joseph, tama na yung panahon, tulungan mo ako, Lord. Mas maganda, tanungin natin, Lord, ano ba yung gagawin mo? Sama ako. Amen? May gagawin ng Panginoon sa church nito. And pag sa pamamagitan ng pagbibigay po natin, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I want to be part on the things that you would do. Amen? Declare po natin ng blessing sa mga tithes and offering. Father, in the name of Jesus, we declare blessing on our tithes, on our offering, on our gift, on our seed. Thank you, Lord. Alam mo, Panginoon, ang gagawin mo para sa tithes na ito. Alam mo, Panginoon, ang gagawin mo para sa offering na ito. Alam mo, Panginoon, ang gagawin mo para sa seed na ito. Alam mo, Panginoon, ang gagawin mo para sa perang ito. You know what you would do. So, Father, have your way. Have your way. In Jesus' name, amen, amen, amen. Are you ready for this week? Sabihin mo sa katabi mo, shift. Move. Come on, shift, move. Shift, shift, move, move. Para move, ano move mo? Pagkita sa buong kamay, just want to declare blessing. The Lord bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. You are highly favored, you are more than a conqueror. I pray and I declare that you will be sensitive on the shifting and movement of God to your life this week in Jesus' name. Amen. Amen.